Hey, good evening guys. So, andito kami ngayon para i-record yung sarili namin. Kasi, you know, para sa project. Pag-uusapan namin ngayon yung, yung pinagsamahan namin kasi it's almost 3 years. Para maalala namin at sabay-sabay namin babalikan yung mga pinagdaanan namin, mga journeys namin as friends, lahat ng mga pinagaway. May pinagaway, meron ba? Meron ba? Parang wala eh. Wala akong naalala eh. Hindi totoo yan. So ngayon, may mga pictures kami na yan, yung mga kinompile. Yan, hindi naman lahat kasi masyadong marami. Yung iba pare-parehas na. Kailangan ka naman, Mr. Dante, Marcus. O, sabihin ko yung pangalan mo, Patricia Heather Hoshias. Okay. Sabi naman yung pangalan mo. Si Dante. Ilan taon ka na? 21. 21. So, ipinanganak ako sa 21 sa taon, 21. Anyway, ako si Lester Ramos. Yan. Itong kasama ko yung katulong ko ngayon. Yan, kasama ko siya. Ako naman yung pinakagwapong kasama niya. Yan. Ako rin yung pinakapoging nakasama sa buong ano, buhay niya, sa buong mundo. Hindi totoo yan! So, kailan nga ba tayo nagkakilala? Hindi ko alam. Ang kwentang kaibigan to. Siya si Patricia Heather, aka Dante Marcus. Nagkakilala kami nung, I think, June 2019. Recess noon, tapos kumakain ako dapat. Tapos parang niyaya niya ako dun sa harap kasama si Sai, yung isa namin na kaklase. Wait, tara dito kakain ka. Tapos parang nag-share-share kami dun. Hindi ko yung nag-share-share kami ng pagkain. Alam ko nag-share-share kami nun. And ayun, dun yung nag-start yung friendship namin. Hindi ko alam kung naalala niya. Hindi ko maalala. Wala. Yung totoo, kaibigan ba kita? Anyway, let's review some thousands of pictures. Thousands of pictures and videos. Ang malakas ang brightness ito. Okay na? Ayos ah. Totoo ko nga. Yan lang cellphone ko. Itong picture na ito, anong nalala mo dito? Wala. Ito yung isa sa mga first picture namin. So, ayun. Ito yung naalala ko din dito. Ito, anong naalala mo dito? Yan yung una namin pumakit sa lugar na. Yes! Samsung. Ito yung... Ito mismo yung lugar na ito. Ito yan, yung, dito din ako natapa. Ito yung ginawa namin siya. Ginaya namin yung sa Captain America Civil War. Sabi niya na, Dick, sali ka dito. Alam mo yung movie na ano, yung sa Civil War? Nag-ano tayo, ganun. Nag-ganun kami. Tapos, hindi ko maiwasan tumingin sa cellphone. Natatawa ako na ewan. Kasi ang hirap sumimangot ko nang hindi ka matatawa. Ang hirap yung ginan. Gumaganun kami nun. Ayan, ito siya. Ito yung pinanggayahan namin. Pakita ka, ampasin kita. Ayan o. Di ba natatandaan to? Ito nag-gaya? Nananawal kasi hindi ko maalala na ako pala nag-iya. Ako mag-iya niya. Sabihin mo ako mag-iya niya. Pwede. Mahilig ka sa marbles eh. Ito, unang selfie niya to sa cellphone ko. Yan, napakalakas talaga ng amats nung gumalaw ng cellphone ko niyan. Yan, feeling ko ito yung time na nagsusulat ako nun sa Pilipino. Tapos, saan yung cellphone ko? Kinuha mo yung cellphone mo? Kinuha mo, pambihira. Anong naalala mo dito sa picture na ito? Yung sa groupings natin dyan ako. Groupings na? Parang sa groupings yun. Dahil siguro ito yung groupings namin doon. O yung kagrupo ko doon. Yung groupings namin doon kay Mang Basalyahe sa philosophy. Alam ko ito yun eh. Kasi lagi namin kasama itong isa namin kaklase. Yan, yung napakatalino yan. Yan. Idol namin yung si kasi Boss Vincent Kong. Kasi nangaaway yan ang teacher. O ito. Sino kaya ito? Si Mapa. It's Mapa. And yun na si... Okay, tapos na po yung video. Itong, papansin naman itong boteng ito. Nag-enjoy na kami. Gusto mo lang malahimik, ha? Next picture. Ayan yung ano kumain tayo. Ito, sa ano naman ito? Papanis na yung pagkain ko nun. Kaya kaya na ako nakain. Ito yung una namin punta ng Telus. Kasi sobrang namig nun. Tapos doon kami humiga. Basang-basa kami noon. Tandang-tanda ako. Nakapaa pa siya, oh. Tignan nyo. Nakapaa pa siya. Ayun, binlibot natin lahat ng guitar shop.
Tapos dyan yung nagsimula yung dream natin na gumawa ng sarili natin. Tawag yun? Studio. Tama. Kasi ang dami ko, ay Dex! Parang gawa tayo tayo sa inyo natin studio, no? Pag laman yan, pag yung mga di ba sabi ko sa inyo, nung nagano tayo. O tinan mo, may di ka rin naalala, di ba? Alam mo ako lang. Kasi lumibot kami noon na nag-test kami ng mga gitara kasi parehas kaming may hilig sa music, parehas kaming tumutugtog. Kaya ang dami niya maniligaw kasi napakagaling niya talaga mag-gitara, napakagaling niya mag-bass, napakagaling niya mag-drums, napakagaling niya mag-keyboard, mag-flute, napakagaling niya pa mag-whistle tone na nang nakababa yung boses. Tagatambol pa siya sa jeep. Sabi niya to, ito kaya? O, yan yung uminom tayo. O, ano ba yan? I think Zago to eh. End na talaga yung video. A few inches later. Ikaw yung nag-iyana na tara, Dex, BGC naman tayo kasi wala rin akong kagawin ng pag-uwi. Puro lang talaga ako kain nun pag-uwi ako tapos ito na-iyana naman ako. SM aura tayo gano'n. Pero simula nun, nagustuhan ko dito kasi sobrang lakas ng hangin. Ayun yung time na makikita mo talaga yung buong ulap. Ito din yung time na hinabal kami ng gwardiya. Batas kami. Batas kami. Pamang baho. Ito. Ayan. Ito. Ayan. Short hair days. Ayan. Ito naman, ginalaw nila yung cellphone ko ulit nito. Pero tatlo naman na sila ni Paryon. Ba't kasi tumawag, bumagsak tuloy yung cellphone. Ay, ito. Yan yung kumain tayo ng ano, maraming beses ng siomay. Yes. Tapos ano lagi ito. Alam nyo, in-influensyaan ko lang din siya kumain dito ng siomay na ron. Ang sarap kasi nung sauce. Yung siomay na yung sobrang sarap kasi yung flavors niya, meron siyang shark fin, meron siyang pork, beef, Japanese siomay, yun yung pagkamahal-mahal. Kaya yung ngayon, may UTI siya. Ah, ito. Okay. Ano natatandaan mo dito? Yan yung unang ano ko sa church niyo. Ito yung unang punta ni Dante sa church namin. Yung tinatawag namin youth service. 2019 siya actually. Kasi ang ginawa namin, almost 3 years. 3 years ago na rin. Next. Yan yung ano, may cook studio. Yung sabi niya ano, magkikita tayo sa market. Hindi na namin sasabihin. Kasi nasa vlog na yun yun. Baka remurahin kami. Yes. Click na lang this video. Itong video ni Mr. Renz Marquio. Subscribe sa channel niya. And pinagawa niya kami ng project nun about sa Leche Plan. And dun yung nagsimula. Actually, yan. Makikita niyo sa screen niyo. Nagsushoot si Yu sa amin. No? Isa isang shot talaga na kumakain ng ice candy. Pero afternoon, imbis na ewan ko lang, bibla kami napunta ng market, kami na lang tatlo yung natira. And before noon, may nakita kaming concert doon sa Coke Studio, sa BGC before. Eh, may mga tumutok. Ando ng the ones, nandun sila. Michelle Dante, cool! Ito kaya? Ay, nabisita ko sa inyo yan. Yes! Nakakil! Alam mo, mga katorus! Torus ang buhay! Wala akong toro din. Parang toro dito. Ito yung time kasi na ano, birthday ko, joke lang. September yata ng 2020 to. And ito yung panahon na fresh pa yung lockdown. Kasi nagka-lockdown na nung March 2020, that time. And ito yung time na hindi ako nagpagupit. Ito yung inabot ko talaga. Nagpagupit ako. Yes. Umaba yung vocal box ko. And ayun, bumisita siya sa amin, si Dante. May nasigasto kasi ako. Pero bumisita siya, di ba? Kaso nung birthday ko nung 2020, hindi siya umatid. Ay! Alam ko ba na birthday mo noon o hindi? Hindi ko alam sa'yo. Mandiyan ka na nga! Very good memory. Ang tawag sa atin? The triple, ano? Philosophers ba yan? Anyway, itong picture na ito, nag-aanda kami para sa toga. Si Dante yung nag-makeup sa amin nito. Nalala ko yan, nag-ayos ng buhok namin. Si
nag-picture nito naman si Evangelista, si Lloyd, naklase namin siya. Ito yung isa sa mga huling araw namin binang magkakasama before ng lockdown, before the very lockdown. This is your fault, Comet. We took our precious moments and times and memories on that very year and day. Comet, sa lalan dyan eh! Ito. Yan natin yung nahimatay ako sa sa office ng nanay. Hindi naman nahimatay. Ito yung birthday ko nito, tanda-tanda ko to. Ito yung nahihido siya nun sa daycare namin, tapos bininan ko na siya ng tubig, and yun, wala naman, pero nangyari, nabulyaso. At, nakikita niyo yung damit ko ngayon. Ito yung binigay niya sa akin, regalo niya to sa akin. Kaya ko siya sinuot niya yun, kasi ano rin to, may sentimental value, diba? Ito yung dahilan. Eh yung binigay kasi niya sa akin. Kasi si Dexter, hindi ko lang kaibigan to, ha? Mga bully dyan. Hoy, mga gangster, kaya ako sumayo. Kapatid ko to. Wala mga ano dito. Mga lagot sa akin, ha? Oo, manda kayo. Hindi akong bubugbog sa inyo. Ito katabi ko. Bola lang yan. Oh my gosh. Ito. Ah, proud ako dyan. Yes, recent lang proud yan. Proud ako dyan. Recent lang yung proud picture na yan. Recent na recent lang to. Kumukha siya ng April Boy dito. Di ko kayang tanggapin. Ayan, tinry niya yung wig na ginagamit ko noon. Ito yung time na Christmas party sa church namin. Medyo nag-close na kami since na 3 years ago. Fairness. Pumunta siya doon. Iyang hiya siya, pero ngayon nakakausap niya yung mga alam niyo yun. Pero nandun pa rin yung hiya. Pero at least nakaano. Uy, shout out din sa ministry nila. Binigyan nila ako ng magandang jokes. Thank you po. Anyway, okay. Yan, yung pupunta kami theater. Kasama yung ate niya. Tapos yan yung ginawan ako ng ate niya ng... Yun, alam niyo na. Hindi ko na sabi na tulong. Huwag na. Huwag sabihin. Ginawan kami ng maganda, malaking at mabait na tulong ng ate. Grabe. I appreciate. Ganun talaga yun. Anyway, ito yung time na pumunta kami ng... Diyan ako mas lalong nahiya sa ate. January 2022 nun ito. And pumunta kami ng sine. Sa market. Nanood kasi kami. Ito yung... libre yung mga Filipino movies. Ano may isang kanta ni Smuglas doon na Huwag Kang Lalabas. Gustong-gusto ko 'yun kasi Huwag Kang Lalabas. Oo, kasi hindi siya masyadong nakilala sa takilya kasi Filipino movies are not really much appreciated in this country, which na sana na-appreciate natin kasi mga Pinoy tayo. Nasanay na kasi tayo mga sa Pilipino Banyaga. Sa 'yan, yung mga movie ng mga palabas na Banyaga, yung mga labas na kagamitan. Mga international movies. They support locals. Ay, ito. That's the biking story. Ito yung time na nagbukbuk kami. Ito yung time na tines ko yung... Excuse me. Masinabi ko mga baka. Ito yung time na nagbike kami. Tines ko yung bagong bike ni Dante, yung color blue. Maganda yung bike niya actually. Pwede siyang... Pang sa gasa. Hindi ko prepared nito kasi yung mask ko noon, teda. Kala ko yung biglang yayaan lang yun. Yun. Maganda naman kasi nakapag-shoot kami. Slow-mo shot pa kami, ginamit ko yung bike. Mga kalokohan lang namin noon, nag-time-lapse din kami. Kunwari, naantay ko siya noon bumili ng tubig kasi hilong-hilo ako noon, noong time na yun. Nahihilo ako, nakakaramdam ako ng headache. Sabi ko sa kanya noon, siguro sa sobrang init, sobrang stress. PJs. Ay, ito. Peng. Ito ang... Sa? Dito nagsimula lahat ng medyo gulo. Ayan. Bakit? Na. Ba't gulo? Kasalanan mo yan eh. Ito yung time na mga pictures na to. Pinituran ko siya sa... sa may Jose Rizal Park. Pumunta kami nito ng National Library para mag-search ng mga RRL namin para sa research. Yes. Kasama namin yung mga iba namin kaklase. And yung time na to, yung wala na kaming gagawin, yun, nag-picture kami malapit sa Jose Rizal statue, and dun sa may malaking mapa ng Pilipinas, sumapak siya dun. Hindi ko lang sumapak siya dun. Hindi yata. Ito na, nung pa-uwi na kami, pasakay na kami ng train, ng LR, ng MRT noon. Diyan tayo nagkaiwalay. Doon nagkaiwalay kami ng ng bagon. I think nauna ako noon sa bagon, and naiwan siya. Ang nangyari doon? Ang nangyari sa train, hindi ko kasi alam eh. Hindi ako sanay, batang-bata pa ako nung sumakay ako sa train. Kaya, nung sumakay kami, medyo di ako sanay. Kaya nung dumating siya sa pinaka, sa Top Avenue ba yun? Yung doon, hindi ko alam na yun na pala yung pinakadulo. Tapos, hindi ko napansin na naglilinis. Naglilinis na kasi akala ko, linisan lang. Tapos nagulat ako, akala ko din diretso pa. Yun pala, babalik na yun. Grabe. So, ilang pa yun?
ilang oras pa ako ano hinintay ko. Tapos nagtanong ako sa guard, tapos yun sinaman, inano naman ako, kinabay naman ako. Grabe. Tapos yun nakabalik na ako. Ayun yung sa buti lang may pamasahe din ako para. Oo, oh, grabe. Di sa akin naman, hindi ko siya ma-chat. Ang nangyari talaga, sobrang kabado ako noon, na-pressure ako kasi pero paano kung maligaw siya? Paano kung may mangyaring masama? Siyempre, nag-alala ako. Talaga pinuntahan ko yung nanay niya. Pabalik-balik ko mula Guada, Pitugo, Guada, uli. Talagang binabalikan ko siya nun. Inaabangan ko siya doon sa trend kasi di siya nag-chat. Yung pala, di niya alam. Di niya sinasabi na lobat siya. Lobat. Lobat. Kaya ayaw niya mag-chat. Kala ko may nangyari na sa kanya. Wala siyang SIM card that time. Kaya ang pangalan niya sa chat niya ngayon, I need SIM card. Hanggang ngayon, hindi ko pa pinapalitan. Kasi tanda ko yan. 2 years ago na yun, pero tanda ko na yun. Galit na galit siya. Galit na galit ako nun kasi umuulan pa nun. Grabe. Medyo nabasa rin ako sa ulan. Tsaka first time namin parang halos magbiyahe ng ganun. Kasi pwede gabi na rin maligaw. Kasi kami nakauwi. Gabi na ng mga 10. Ang puso nun yung mga kuwaan ng mga bata. Yeah. Mga bata!